So guys, isang mapagpalang araw at pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Continuation po guys, continuation. WWTH Season 30, Part 19, Final. Final na po to guys, gagawin ko na po itong final. Medyo mahaba na po, medyo marami na pong real talk, tsaka mga importanteng booster sa bawat isa sa atin. Sundan niyo po yung susunod na season, season 31 na po. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Always be steadfast in your faith to our Creator. Amen. And always remember the three important things na kailangan natin, isa puso at isa buhay at isa gawa araw-araw. Amen. Alam niyo na po yan. Yun po yung palagi kong pinapaalala. Amen. Sana po talaga guys si God na ang magbalik sa bawat isa sa atin ng paglilingkod natin sa Kanya, na sa bawat araw ng buhay na pinapahiram niya sa ating lahat, sinisikap ng bawat isa sa atin na magpakabuti na tayo, na talikuran na natin lahat ng mga 7 deadly sins, na maging kalugod-lugod ang bawat iniisip at sinasalita natin sa kanilang banal na harapan, sa kanilang mag-ama. Amen. Unti-unti na po nating tanggalin ang mga doubts sa puso't isip natin na talagang merong creator, merong magbibigay ng isang verdict, ultimate day, isang araw na lahat tayo yaharap sa kanilang hukuman. Yan po'y tapat at totoo. Patuloy-tuloy po tayong magsaliksik guys sa ikalulugod din ng ating Panginoon sa pagpapakita natin ng pananalig natin sa kanilang dalwa, na sinisikap nating lakaran na talaga ang lahat ng mga motivation na sinilita nilang dalwa mula pa po ng mga unang siglo until the last generation ng humanity. Maging prepared po tayo sa bawat araw na inaabangan nating lahat ang dakilang araw na bigla ang pagdating ng ating Lord Jesus upang pumili ng mga chosen sa ating lahat. Sana po lahat tayo ay kasama doon, sampu ng buong pamilya natin. Amen. So guys, continuation po, bali nga po ito WWTH Season 30, bali Part 19, Final. So guys, tapos na po yung 1 to 5 na mga importanteng sinabi ng pastor na to, na signature ng ating creator sa bawat isa sa atin. So, ang number 6 po justification. So, when God changes my state, Romans 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ang sabi po ng pastor na to, kapag tayo talaga na-justified na, ibig sabihin, pinatunayan na ng Panginoon, isa tayong chosen, isa tayong matuwid na tagasunod niya, na follower niya, believer niya, nilinis na niya talaga, nagkaroon tayo ng clean slate state, nagkaroon tayo ng isang condition na malinis na tayo, na ginastibay ng Panginoon, na inalis na niya tayo sa kasalanan ng umaalipin sa atin. Yun ang pagkaintindi ko dito. Tapos yung faith natin, tumitibay, tumatatag sa paglilingkod natin araw-araw sa Kanya, sa pagsisikap nating malakaran talaga ang lahat ng motivation at mga reglamento ng ating Panginoon. Yun po yung ini-imply nitong Romans 5 verse 1. Sana po talaga guys nakakapagtawid ako sa inyo sa bawat part ng mga ganito kong content, ng maliit na booster na dagdag na natagdag faith sa bawat isa sa atin, sampu ng buong pamilya natin. So number 7 guys, glorification. When God changes my location, John 17 verse 24, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. So sabi po nitong pastor na to, ini-imply po ng ating Lord Jesus na lahat talaga ng pinili ng kanyang dakilang Ama sa langit na ibinigay sa kanya, talagang isasama ng ating Panginoon kung nasaan siya. Where I am,
that whom you gave me may be with me where I am. So talagang gustong-gusto ng ating Lord Jesus na ang lahat ng nananalig sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, naniniwala sa Kanya, may matatag na faith at trust sa ating Lord Jesus, eh kung nasaan ang ating Panginoon, eh nandun din dapat lahat ng followers niya. So ang galing guys, talagang itong pastor na to, eh wala din siyang ibang motivation, wala din siyang ibang ginugol, kundi ang ibus ng ibus ang faith ng lahat ng followers, ng lahat ng believers ng ating Lord Jesus. Para kung saan talaga mananatili ang ating Panginoon, pagdating ng talagang dakilang araw na beberdikan tayong lahat, ay isasama niya, mapapasama sa Kanya. Magiging true followers. Ibig sabihin, nilinis na talaga ng salita ng ating Panginoon ang lahat ng true followers ng ating Lord Jesus. Kasi mapupunta tayo, kung tayo man ay magkakasama-sama, kung tayo man ay magiging chosen talaga guys. Kasi wala naman pwede nating isiguradong 100% na chosen na tayo eh. Kasi hihintayin pa po talaga natin yung dakilang araw na yun. Yun nga pong harpacho na tayo iaangat, na tayo sasalubong sa pagbigla ang pagbabalik ng ating Lord Jesus. So yan po yan guys. So final na to guys. Sundan nyo po yung magiging susunod na season, season 31. Sana po talaga guys sa bawat parte, nakapagbigay ako sa inyo ng maliit na pitik, ng maliit na booster, na dagdag pa po sa faith ng bawat isa sa atin. Thank you so much po talaga. Pagtibayin po natin ang pagmamahal natin at pagtitiwala natin ang ating pananampalataya sa ating dakilang Creator at sa Kanyang buktong na anak na inaasahan nating lahat na tayo mapasama talaga sa pagpiling gagawin niya ng ating Lord Jesus. Thank you so much po sa inyong lahat. Pagtibayin po nating lahat ang faith natin, ang ating maliit na faith sa kanilang dalawa. At alisin na po natin ang mga pagdududa. Iwasan po nating tayo'y madala ng mga deception at materialism at apostasy na pinalalaganap talaga ng kalaban ng ating Panginoon at ng kanyang mga minions, ng kanyang mga kaalyadong masasamang anghel. Lagi po tayong magkaroon ng bukas na communication sa mag-ama. Mag-pray po tayo palagi guys. Asamin po talaga natin mapasama tayo dun sa papalapit na harpacho para hindi na po natin masaksihan yung mga perilous event, perilous times na mangyayari talaga dito sa mundong ito. To God be the glory po talaga. God bless us all po. And ingat po tayo palagi. Maraming salamat po talaga. Ang Panginoon na po ang bahala sa bawat isa sa atin at sa buong pamilya natin. Amen. Thank you so much po talaga sa pagsubaybay nyo sa mga part ng mga bago kong content na to na season 30. To God be the glory po ulit. God bless po. And be steadfast in your faith to our Creator. Amen.